yun, magkakaiba din, no? May mga araw na ano, parang inspired yung sakto yung lapag ng mga bitawin, eh, no? Dramatic. Hindi, may, parang may araw na maganda lang na parang sakto yung kanta, sakto yung ginagawa mo, sakto yung drum, sakto yung ginagawa ng lahat. Pero most of the time, parang, yun din pag napansin ko lang may, kung ano yung pinaikinggan mo that day or the week na nirecord mo yung isang kanta, lumalabas yung ano, yung, agay nun medyo ano, medyo guilty ako nung time na ano, Paladino, yung time ng first album ng Barbie's Cradle, Fretless, medyo ano, yun Jaco, ano to ba, yun nga yung Paladino, mga Fretless na mga lines siya na, meron nga yung, isa sa favorite ko, Tabing Ilog. Hindi kasi simple. Simple lang siya, pero parang sakto dun sa ano, sa mood ng kanta. Sakto dun sa, saka medyo parang ano lang, may parang melodic line dun sa huli. Na, parang sabi lang nila, gawa ka lang ng parang pang ano, bago mag-commercial na to daw. Ganun. Commercial na? Oo, parang pa-commercial yung tunog. Kaya yun nga, parang, although yun medyo Jaco Paladino inspired yung line na yun, yung sa ending na. Ito na. So, ganun lang din yung line niya. Parang root piff lang. Pero parang doon sa kanta, parang, oh, sakto, sarap nito. Tapos, yun, isa sa mga favorite. Pero ginagamit ko yung parang side-to-side na vibrato. Which I think, ganun din yung, sino ba, ibang fretless players, ganun din yung, kasi pag, although pag, medyo may mua na rin, pero pag may konting, isa nga nagturo sa akin to si, ano, Joey Benin, dahil napansin ko, tunog fretless yung fretted niya. Sabi nga, oo, minsan nagawa niya. Kasi yung napanood ko, ganun yung vibrato niya. Parang side to side, oh. Ano? Sa Hello? Ayun din, pag mga medyo open string friendly, medyo yun na, ano ko yung chords niya, na, medyo na, kasi may ilalim ka. Although pwede rin yung iba, dedetune mo, oh. Pero katulad nun, dahil, sa ano, tama, sa Hello, yung parang, paano nga ba yun? Tugtugin ko at naku natandaan ko. Huh? So, sa E? Oo. E, oo, E. Tapos may sa A, ay, tapos lumipat yata na A yun, ah. Oh, may nagda-draw na open sing, oo. Ah, tama, oo. Oh. Yun din yung parang influence din na Jaco na pag parang ginawa ni Jaco yung ano, Blackbird, di ba? May open sing sa A yata yun. Parang ganun. Yan din, influence ng ano, Blackbird, tsaka, yun pa ba? The Stanley, pag mga ano, di ba, solo piece, usually, mga friendly key, E, A, dahil may open sing. O yun naman, yung mga time na yun, medyo, idol ko sa ganun, Paul McCartney. Gaya ng Good Night, medyo Paul McCartney talaga yung naano ko na, more naisip ko kasi, parang, bass lang yung maiiwan na melodic instrument dahil yung guitar is parang strumming the chords. Yan, usually nahanapan ko lang ng mga basta melodic beats na hindi aapak sa vocal melody. Pero at the same time, yan makaka-stand on its own. Katulad na naalala ka, yung progression niya is parang B flat. Good evening. B, F.
E-flat. Pero nung habang, ayun nga, habang ginajam namin, yun medyo parang, sabi ko, pwedeng may sumasagot dun sa taas, ha. Kaya yung naisip kong line dun, maski gumagalaw yung chords. Ah, pa. Kalimutan na. Pero yun, yun, isa sa mga... Yun, medyo Paul McCartney-inspired yung line na yun. Dahil minsan si McCartney may mga linya ganun sa mabilis. Parang may nakapako. Oo, nakapako. May pedal, oo. Tsaka yung mga medyo parang chord tone na mga... Tunog-opener na yun. Yun, sa Goodnight, medyo ganun yung ano... Dahil may mga spots na medyo parang driving lang. Tapos minsan... Yung McCartney, oh. Naka-outline yung... Oh, naka-outline. Fifth at saka... Oh, gaya nun, major chord, parang... Root, third... Ay, root, third, fifth, tapos octave. Parang mga Beach Boys din, di ba? Ganun yung... Ayun sa, parang sa song na yun, medyo ganun yung mindset na. Tapos may mga konting parang, ano ba yun, mga Jimmy Johnson din na, mga major scale na mga ano. Yung parang major scale pero, depende sa song, katulad nun medyo parang, yung melody medyo parang nursery rhyme. Kaya minsan shimushit yung mga, oh, yun naman, oh. Ni-construct mo sa amin yung lines. Oh, yun, naalala ko. May ginawa ni Barb, pinakita ni Barb yung kanta. Yung chords niya is para nasa AD. Tapos yun, medyo, nung time na yun, medyo nag-trip kami ni Wendell. Yung groove, tug. Kaya naisip ko, ganun, pwedeng ganun kabahante. Yung line lang dun. Tapos yun, ganun yung ano, pero may mga feels nga yung sinasabi mo, may mga feel-in. Yun ang pinagtitripan ko nung time na yun, yung parang, yung ganun pa rin, chordal, pero yung parang nagsislur ka half step below. Kagaya, may isang feel dun, nasa D, yung parang ginawa ko yata. Puro parang ano lang. Tapos sa bridge din, ganun yung ginawa ko. Puro half step, ano lang. Kasi sabi ni Barbie, gawa ka ng linya na medyo, ano, yung malikot doon sa bridge. Which is yung chords nun is B minor pataas ng E. B minor, C sharp minor, D, E. Kaya yun, ganun pa rin yung pinagtitripan ko yung parang half, yung half step below na ano. Pagdating naman sa E, yun may konting variation lang. Pagdating sa C sharp, parang pagdating sa E. Ano yung binabahayan mo na scale or mode pag ganun? Ayun, medyo parang ano lang din. Ayun, tinatarget ko lang yung root tsaka fifth. Pero papuntang, yung bago pumunta doon sa fifth, may laging... Parang passing. Oo. Passing lang. So, ginawa mo siya sa octave? O, sa octave, oo. Naging cha-cha, no?